Hey yo! Welcome to Basketball Talk. Just because here in Basketball Talk, 24-hour basketball. Like, share, and please subscribe. Kamusta mga ka-basketball? Welcome po kayo dito sa ating channel, ang Basketball Talk. At welcome po kayo dito sa ating segment, ang 10 bagay, kung saan ay bibigay natin ang 10 bagay sa isang basketball player, PBA man o NBA. Pero bago yan mga idol, iniimbitahan kitang mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para ma-update kita sa mga susunod na video. Nag-upload po ako ng video halos araw-araw kada linggo. Mga idol, baka gusto niyo pong sumali sa aming ginaganap na 50,000 subscriber. Pasasalamat. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, pwede ka pong sumali dahil tuloy-tuloy pa rin ang aming grand prize na Kobe Mamba Focus Nike Basketball Shoes. Sa mga gusto sumali, mag-subscribe lamang at pindutin ang bell button at pakibasa sa ibaba ang ibang detalye. At dahil po sa inyong request, ito na po ang 10 bagay kay Super Marcio Lassiter ng San Miguel Beerman. Number 1, ang unang bagay na marahil ay hindi mo pa alam kay Marcio Lassiter, 2011 PBA Draft. Si Marcio Lassiter ay nakuha ng Powerade Tigers sa 2011 PBA Draft na pang 4th pick. Nauna sa kanya si JB Casio ng Alaska 1st pick, si Paul Lee ng Magnolia Hotshots 2nd pick, at si Chris Lutz na pang 3rd pick na ngayon ay wala na sa PBA. At sumunod na nga dyan si Marcio Lassiter na pang 4th pick. At FYI lang mga idol, alam nyo ba na ang 2011 PBA draft pick ay 6 na lamang silang natitira ngayon sa out of 24 na nakuha noong 2011. At iyon ay sila JB Casio ng Alaska, 33 years old na yan. Si Paul Lee na Magnolia, 30 years old. Si Marcio Lassiter, 32 years old. Si Mark Barroca na Magnolia, 33 years old. Si Jason Ballesteros ng Meralco, 34 years old yan. At si Alain Maliksi ng Meralco din, 32 years old. Sila na lamang 6 ang natitirang matitibay sa PBA. Ang iba ay naglalaro na sa MPBL katulad nila Mac Baracael ng Mindoro Tamaraw at si Rael Cervantes. Number 2, 2009 NBA Draft. Mga idol, si Marcio Lassiter ay unrestricted free agent ngayon, siyempre sa NBA, dahil nga po he went undrafted sa NBA noong 2009. Nagpa-draft nga po siya sa NBA noong 2009 pero he went undrafted mga kabasketball. At sinilip natin kung sakaling nakuha siya noong 2009 ay sino ba ang mga kasabay niya sa NBA? Ang first overall pick ng Clippers na si Blake Griffin, si James Harden ng OKC dati, si Ricky Rubio na ngayon ay nasa Phoenix Suns, si Stephen Curry ng GSW na pang pito pa, si DeMar DeRozan ng Spurs, at si Jeff Teague ng Atlanta. Yan mga dati niyang kasabay. Sila ang mga kasabay sana ni Marcio Lassiter sa NBA. Dahil nga po loaded ang NBA draft noon, ay hindi nakuha si Marcio Lassiter. Number 3, paano naging Phil-Am si Super Marcio? Si Marcio Lassiter ay ipinanganak sa San Francisco, California, USA. Ang nanay niya na si Alexandria Eshabar ay may tatay na Pilipino na taga Ilocos Sur. Sa lolo niya nakuha ang pagiging Filipino blood. At siyempre ang asawa niya ngayon ay si Jerlyn Pangilinan Lassiter, ay pinanganak sa USA pero isang Phil-Am. Sa ngayon ay may 4 na anak na si Marcio Lassiter at ito ay puro lalaki. Number 4, PBA 3-point contest. Mga idol, si Super Marcio ay may 6 na beses nang sumasali sa PBA All-Star. At sa 6 na yon ay 6 na beses na rin siyang sumasali sa 3-point shootout. Kahit kilala sa pagiging deadly shooter sa PBA at minsang ipinagkukumpara kay Stephen Curry sa NBA,
ay si Marcio Lassiter sa pagsaling niya sa pag-anim na beses sa 3-point shootout ay hindi pa nananalo. Ang unang saling niya ay ang 2012 3-point shootout contest. Ang nanalo noon 2012 ay si Mark Makapagal ng Meralco na retired na sa PBA. Noong 2013, kasali pa rin si Marcio Lassiter pero ang nanalo ay si Chris Chu na retired na sa PBA din. Noong 2014 naman ay si Mark Makapagal ulit ang nanalo. At noong 2017, muling bumalik sa All-Star si Marcio Lassiter at sa 3-point shootout ulit sumali. Pero ang nanalo noon ay si Alain Maliksi. At nang 2018, nang sumali ulit siya, ay hindi pa rin siya nanalo bagkus ay si James Shapp ang nanalo. At ang huli pa nga ay napanood ko ng live sa Calasiao, Pangasinan at si PJ Simon ang nanalo. 2019 PBA 3-point contest yun. Malamang sa 2020 All-Star ay babawi na si Marcio Lassiter. At for me, si Marcio Lassiter ay isang klase ng player na catch and shoot kagaya ni Matthew Wright. Number 5, business. Alam ni Marcio Lassiter na hindi pang habang buhay ang pagbabasketball. At lumalaki na ngayon ang kanyang 4 na anak na lalaki. Kung kaya minabuti niyang magtayo ng negosyo kagaya ng mga ibang PBA players, mayroon ding negosyo si Marcio Lassiter. Ito nga ay ang Vampire Penguin, isang food business. Ang nasabing pagkain ay original na galing daw sa Sacramento, California. At ito ay pinapikilala ni Marcio Lassiter sa kanyang food business. At kung gusto niyong kumain, meron siya sa BGC at sa Ayala Mall, 3rd floor. Ayan, Marcio ha, baka naman. Number 6! Ang pang-anim na bagay na marahil ay hindi mo pa alam kay Marcio. Ang bansag na Super Marcio. Mga idol, sikat na sikat ang pangalang Super Marcio. Ang Super Marcio ay hango sa computer games na Super Mario. At dito na nga kinuha ang bansag sa kanyang Super Marcio sa PBA. Lalo na kapag sunod-sunod na siyang tumitira ng 3 points at sunod-sunod na pumapasok ang kanyang mga tira. Number 7, pre-game routine, mga idol. Inamin dati ni Marcio Lassiter ang kanyang pre-game routine. Ito nga ay ang stretching. Bago daw siya maglaro ay nag-stretching muna siya para masanay ang katawan at maiwasan ang anumang injuries. At pagkatapos naman ang kanyang practice at games ay mayroon din naman siyang recovery para daw maibalik ang nawalang fluid sa kanyang katawan. He makes sure na he drinks a lot of water. At iyon ang kanyang game routine. Number 8, PBA trade. Alam na natin na hindi na bumabata si Super Marcio. At sa tagal na inilagi niya sa PBA sa San Miguel, ay kabi-kabila ang kanyang naririnig na PBA trade. Pero alam niyo ba na mula sa Powerade na kumuha sa kanya, ay sa San Miguel pa lang siya naglaro ng matagal. At hanggang ngayon nga ay hindi pa rin nate-trade. Parte daw ito ng isang player at parte ng isang basketball career. Kung si James Yap nga ay na-trade pa, ito rin ay maaaring mangyari kay Marcio Lassiter. Pero ang sabi niya dati sa isang interview ay loyal siya sa SMV. Kayo mga idol, ano sa palagay nyo? Malilipat pa ba si Marcio Lassiter? Matunog daw kasi ang ipapalit sa kanya ay si CJ Perez. May katotohanan kaya yon? Paki-comment nyo lamang sa ibaba ang nalalaman nyo mga idol at babasahin natin yan. Number 9, PBA Championship ni Marcio. Mga idol, si Marcio Lassiter ay 8 years na sa PBA at 8 times PBA champion na. At sa mga nasabing award ay hindi pa siya nakakakuha ng MVP. Kahit Finals MVP ay mailap pa rin sa kanya. Sa Finals MVP ay naunahan na siya ni Terrence Romeo at siyempre si Chris Ross. At ang MVP naman ay hinahakot ng kakampi niya na si Abay Junmar Pajardo. Number 10 na ang pang-sampung bagay na marahil ay hindi mo pa alam kay Marcio Lassiter.
Sa NBA, sino ang idol ni Marcio Lassiter? Mga idol, halos kilalang kilala natin lahat ang idol ni Marcio Lassiter sa NBA. Ang kanyang kasabay sa NBA draft, si Stephen Curry. Siyempre, sa California, USA siya pinanganak. At si Curry ay sa Golden State Warrior na naglalaro rin sa California. At si Curry ay kilala natin bilang deadly shooter sa NBA. At si Marcio Lassiter naman ay deadly shooter din sa PBA. At malamang ang paboritong team niya ay GSW. Yung mga idol, ang 10 bagay na marahil ay hindi mo pa alam pero ngayon ay alam mo na kay Marcio Lassiter. Ano sa 10 bagay na nabanggit ang pinaka tumatak sa isip mo? Mag-comment ka lamang po sa ibaba at babasahin po natin yan isa-isa. Mga idol, kung gusto niyo po ng mga ganitong klase ng video ay iniimbitahan ko po kayong mag-subscribe at kung mayroon kayong gustong i-feature natin ay paki-comment lamang niyo po sa ibaba at bibigyan po natin ng panahon iyan. At baka gusto niyo pong sumali dahil meron po kaming ginaganap na Kobe Bryant Shoes 50,000 subscriber. Pasasalamat. Tulungan niyo po ang ating channel na maabot ang 100,000 subscriber. Malapit na po yan. Agad po kaming bubunot pag naabot na ang 100,000 subscriber. Kaya kung hindi pa kita subscriber ay ano pa ang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na at pindutin ang bell at baka ikaw ang makuha ng Kobe Shoes. Pakibasa na lamang po sa ibaba ang ibang detalye. At dahil nakaabot ka sa bahaging ito ng ating video ay gusto ko po kayong pasalamatan sa pagdalaw sa ating channel. At huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell para po matulungan pang lumago ang ating channel. Nag-upload po ako ng video halos araw-araw kada linggo. Ito po ang Basketball Talk. Salamat!